Hi guys, ayun na nga, nag-crave ako sa gulay pero gusto ko mas. Kaya naman naisipan ko magluto nitong creamy vegetables with quail eggs or sipo egg, sepo egg. Pero ang totoo, kailangan ko lang talaga ng content para makapag-upload na. Kaya naman tara na, magluto na tayo. At ang pinakamahirap sa lahat, magpapakulo tayo ng tubig. Char, isama na natin dahil pampahaba din ng video, sayang naman. At dahil nga nagtataasa ng gas, aray ko po. Kaya naman gagamit ako nitong aking induction cooker na nabili ko sa Shopee. Ayan, sinabi ko na rin kasi baka itanong nyo. At syempre pa, kapag kumukulo na ang ating tubig, ihulog nyo na ang inyong mga itlog. Hayaan lamang natin kumulo sa loob ng 3.5 minutes para hard-boiled ang kalabasan. Di ko din sure, sabi lang sa internet. At habang niluluto natin yung mga itlog nyo, syempre hindi naman pwedeng tutunga-tunga nga lang tayo, kaya naman magbabalat na tayo ng hipon. Tipid-tip lang guys, kung wala kayong hipon at medyo mahal ang hipon, pwede kayong gumamit nung crab sticks. Yan, nabibili sa ating mga supermarket. Sa ating talaga yung supermarket, ano? Yaman. Next, turnip sa Tagalog, singkamas. Medyo mahirap balatan, kaya naman madaling solusyon ay utusan natin si Mister. Next ay ang luncheon meat. Ayan, kuri-kurian tayo. Medyo mahal kasi yung mga ibang brand, kaya ito 119 pesos na bili ko sa Korean store dito sa Laguna. Yung dongwon, baka naman. Mamaya kung ano nung nababanggitin. Anyways, lahat ng mga ingredients natin dito ay hindi sponsored, guys, ha? And sa mga naghahanap lang naman ng brand na masarap ng luncheon meat, ayan, masasuggest natin yan. Next, naghiwa lamang ako ng sibuyas. Tapos bawang. Ayan, ipakita na rin natin, binalatan natin yung itlog. Pagkatapos nating palamigin yan, nilagay natin sa malamig na tubig. At gamit pa rin ang ating induction cooker. In fairness, masarap siyang gamitin at hindi maingay. Unlike sa mga ibang induction cooker na nabili ko. Naglagay lamang ako ng konting cooking oil pagkatapos inuna ko ng lutuin yung diced luncheon meat. Then set aside. Pagkatapos naglagay ako ng konting butter and then niluto ko na yung hipon. Kung wala kayong butter, pwede namang margarine. Tinimplahan ko lang ng mga pampalasa, asin at paminta. At kung meron kayo ng mga paborito nyong dried herbs and spices, ayan, gamit ako ng dried basil and oregano. Pero kung wala, optional lang naman, walang sapilitan. Pagkaluto, syempre hanguin na natin para hindi ma-overcook. Tapos lulutuin na natin yung mga iba pa. Same pan and same oil na may butter. Hinulog ko na yung mushroom. Again, optional to. Pwedeng wala, pwedeng meron. Tinimplahan ko lang din ng mga pampalasa, asin at paminta at mga paborito nyong herbs and spices. Para mas maluto ko mabuti, yung singkamas at carrots, inalis ko muna yung ginisang bawang at sibuyas. Pero pwede nyo namang unahin yung singkamas at carrots bago kayo mag-isa ng bawang at sibuyas. Kayo, anong preferred nyo guys? Next, meron ako ditong corn na nasa lata at green peas na nasa lata. Pero pwedeng yung frozen o kaya naman yung mais na nabibili sa palengke. Ayan, ilagay lang natin lahat sa kawali pagkatapos yung ating sikretong sangkap. Na hindi na nga sikreto kasi sinashare na natin. Maglalagay tayo ng cream of mushroom. Ayan, mura-mura. Sa tindahan lang nabili, 14 pesos. Mas mura yan sa supermarket. Ihalo ko lang sa tubig pagkatapos, ilalagay na natin sa kawali. Nga pala, hindi ko inubos yung buong pakete ng cream of mushroom. Kinalahati ko lang. Makalipas ang ilang minuto, ayan, tiningnan ko kung okay na, kung luto na ba yung singkamas at carrots. Pagkatapos, hinulog ko na yung bell pepper. Next, maglalagay tayo ng all-purpose cream. Ayan, para creaming-creamy. Siyempre pa, yung itlog, huwag nyo kakalimutang ihulog. Nagtira ko ng konting hipon kanina pero meron tayong pang garnish, o diba? Ayun na nga, sumasandok na tayo, konting pictorial pagkatapos kainan na. Tara! At dahil dyan, ako nga palang inyong kusinerang inhinyera, Jane Agustin Silvestre. See you again next vlog!